sila nung tipong lapu-lapu? Or used, actually used zong? Used zong. Yun nga naman. Yun nga din naisip ko eh, magandang panlaban. You to the zong. You to the zong. Kaya na, may hidden dragon na sila, may crouching tiger pa. Madaling ipanlaban dito, kaya sabihin na natin kay Haji, pwede siya man-hack up yung Eve. Tapos, kahit sabihin natin, nahabulin niya si Wanwan at ma-activate yung crossbow of Tang in a way. Oo. Ang nangyayari kasi, pwede pa rin ano eh, pwede niya pa rin itlayo eh, yung kasi crossbow of Tang. Ay! Nilabas na rin yung, ano, yung Pikachu. One of the Gen 1 Pikachu. Tingin ko... The Gen 1 Pikachu. Blacklist, I will not be surprised kung bigla sila naglapo-lapo dito. Pero kaso, Esmeralda. Meron akong malayong predict May malayong predict ako kay Edward. Pwede. Ano? May malayong predict. Fredrin. Benedets. Isa lang, oh. Sige na nga. Kasi action eh. Ang gusto na nga action ni eh. Ang dami ng action, Jay. Tapos action G eh. Uranus. Style clash na naman. Oh, ito. Kuya Thursby. Defense versus offense once again. Mm-hmm. The never-ending love story ng isang Esmeralda at Uranus sa may lane. It's all about regeneration, shields, protection, and everything in between. Ang daming lanes na makakat. At hindi pa rin tayo nag-isawa dyan ever since season 4. Okay, alam na ng cameraman ang gagawin mo. Magtaka ka kapag maraming kills at deaths ang Esmeralda at Uranus. Mm-hmm. Here we go! The never-ending love story. Pero kasi, ang maganda dito sa Blacklist, zone control. Ito yung classic na sila. Meron sila Eve. Focus control. Barats, talagang gagawa sila ng ano nila, ng zone, ng box. Kaso kasi, kahit kanina may hidden dragon na nilabas yung RSG, ang meron kasi ngayon, yung site ng Blacklist International, the alien combination, Area 51. Ay, Area 51. Meron kang Uranus, meron kang Eve. Constellation. Malaiti. Mala outer space yung bibigay na moon. Space na ito. The sun and moon. From planet Yekok. Planeta ni Kok eh. Oo nga. Pagitakin mo yung Yekok. Kok eh. Oo, tama. Diba? Tama. Ginabi si Kok eh. Ginabi yun eh. Alam mo ba yun? So, ibig sabihin mag-game 3 kasi ginabi. Pero ito ah, kanina ayoko lang sabihin sa inyong... Oh, Duma, please. Mm-hmm. I want thing the please. Tatandaan natin na Swallow's Path ang usually kinukuha ng isang 1-1. At hindi Needles and Flowers. So, that was the opening na hinahanap sana ng side dito ng RSG para makuha yung first blood. Gusto ko lang sabihin, Battersoul, pa yung lineup pala ng RSG, double hook. Isang hook kay Light, tapos isang pseudo hook. Isang konting may pahila si Aqua. Ayan, oh! Aray! Oh. Sinikan skill, kinlens. Sinikan skill. Sinikan. But in terms of damage output, may kita mo naman na mas naging resilient sila Eman dito pagdating doon sa damage output na pwedeng ibigay. At si Light dito naghahanap ng proper timing para sa isang iron hook na naman. Oh my G, ang hirap nito. Napabak si Oheb. So pwedeng kontrolin itong ano. Pwedeng kontrolin itong lane na to. Kung ikaw ang Blacklist, I think kailangan galaw ka muna ng something. Probably shut down the Franco or harangan muna si Franco. Kasi mauuna eh. Mauuna at mauuna ngayon ang RSG. Ngayon naman, Edward... tinututukan na dito nila Nats, and for the second time in the series, nauna na naman nag-level 4 si Nats. Mm-hmm. Magpapa-level 4 din dito si Aqua sa may top lane. Tapos si Light, kukunin niya rin yung sa may mid lane. So, tinatawag na nagpapapor. Tamang 4 lang. Nagpapapor tawag dyan. Nire-respeto ng dalawang kupunan ng isa't isa. Now, the turtle is coming in. Binabanatan ngayon ni Y si Aqua. Sinong na-hook this time? Tinamaan na ko po ang Reyna! Nakapagbang ang Reyna, pero nandito si Nats. Nagpabilis si Nats. Hinahamon niya ang Reyna. Hello! Sabi ni Nats. And once again, ang sakripisyo, isipin niyo yon. Meron turtle dito, pero na-deep ni Wise na mas importante na buhay si Oh My Venus. Ginamit ngayon at si Nats pa ang nabaligtad. King Wise saving the queen. Nats, ako na lang. Huwag yung Reyna ko. Huwag yung Reyna. Nats, ako na lang. Huwag yan. Usually, importante sa akin yan. Usually sa chess, yung queen talaga yung ano eh. Queen talaga yung... Maraming moves. Maraming moves eh. Ngayon, sabi ni
Pennywise, ako din, may red 3 ako. Masyado ka na nagsakripisyo kagabi, Venus. Itabi mo, ako na. Ako naman. And I believe na gumamit si Wise na kumuha siya dito ng ice retry as we saw na slow down nga doon si Nats. Now expire na rin kasi yung sprint. Dati kasi may yung sprint ay hindi ka na sa slow down. Kapag meron kang sprint, hindi ka naapektuhan ng any slow down. Na-remove na rin yun because of the nerfs. Ramdam natin na doon na eagles ang RSG. Umubok ng pumpkin blast dito. Pero mapapabulwak si Oh My Venus. It's Haji na pinalangkit ang lata habang nandun si Eman activating the snare, activating the leaf. Pero nakuha dito na si Oen pulado ngayon si Wise. Ngayon si Nats sinusubukan si Wise, sumabog tinamaan ang crossbow 1 for 1 pero make that 1 for 2 actually. Nawala din pala si Light at si Aqua doon. Ang difference ng game na to from game number 1 is Edward is online. Hindi nag-aabol si Edward dito. Maganda yung farm ni Edward at hindi siya na-contain ng side ng RSG Philippines. Kaya naman nakakita kayo ng play sa kanya ngayon at talagang present siya kapag ka may bugbugan na nagaganap. We've been perfect para sa side ng Blacklist International. Yun nga lang napatay dito yung Barats. The good thing for Blacklist International, ready pa rin sila sa pagdating ng second na turtle natin which will happen 30 seconds. Mm-hmm. Kung na-activate si Edward this time, na-activate din naman si Eman with one kill at naka-windtalker na rin sa ngayon. Sobrang crucial nito sa damage output ng side ng RSG. So, this is RSG declaring na lalaban sila sa turtle fight. Pero nauna ang Blacklist! Pinabangan, Binoid Crystals at inarangan agad ni Haji! Lights will fall down! At ako, nandun din si Oh My Venus para mag-tank! Sabi ni Oed, kunin na natin itong mga gold na to! Blacklist International, ngayon, magro-rotate dito sa may turtle. It's the proper timing para sa itong Blacklist na kunin etong turtle na ito at nakuha nila si Aqua dahil doon sa stun na binigay ni Venus and that's going to be Aqua going down alongside the turtle. Blacklist International, dalawang turtle na napupunta sa kanila. Good positioning coming out from Oh My Venus. Ginamit agad yung Daytona's Welcome tapos biglang may charge dun sa stun coming out from Oh My Venus na combo nila at na make sure nila na hindi nagamit ng Shadow Stamping doon si Aqua para hindi makatakas doon sa kanilang Daytona's Welcome. Napakagandang turtle take mula sa Blacklist International. Sasalubungin na naman nila this time si Light. Naku po, Light! Mapa-flicker out pero tinamaan ng New Minum Blast at natunaw na naman si Light. Another round! Tumatakbo yung Tiger pero aabutan pa rin ni Haji habang dumila na si Wise. Yum! And double kill para kay KDA Machine. Susubok na lang si Demon Guy. Flicker! Si Venus, pero Mamba out! Oh my Venus! Wow! Oh my Venus with the flicker dodge! The moves coming out from the queen! Grumoso open! Grumoso open! Kakaiba! Sabi nga nila, mas maraming galaw ang Reyna. And Nats again, maghahapol kaso. Delix, man! Delix si Nats! Bumabalik yung gigil ng RSG Philippines. At bawat suntok na binibitawan nila, nakaka-counterpunch ang side ng Blacklist International. Sabi ng Blacklist, not this time, Nats! Napakaganda move Nats coming out this from Blacklist. Time. At naririnig na natin, breakdown, it comes home, may Venus forcing yung flicker gamit yung kanyang ultimate. At sulit na yun para kay Oh My Venus na pwersa niya yung flicker sa isang member ng RSG. Yung ginawa nila move dun sa may bottom lane after the push na kuha sila ng isang kill kay Light. Mm-hmm. Tinodo nila, sinugod nila si Eman. Nag-sprint dun si Eman pero hindi niya matatakasan yung damage ni Haji. 6-0-3. Yes. For the KDA Machine. And with that, na-mention mo yan, Kuya Wolf. Look at the battle spells right now. Ginamit lang ng RSG to survive. Mm-hmm. Hindi man lang sila nakakuha ng offense. Now they're now pressured para sa pagkuha naman ng hook kagat na gusto sana nila mag-snowball dahil Lancelot lineup to. Pero kasi ang lamang dito ng side ng RSG is yung range battle. Pero paano kapag sobrang in your face na ginagawa ng Blacklist International? Tayo na nga, pinapamukha na to kay Demon Kite. Out para kay Demon Kite dito using the ultimate. Tapos si Eman na babagamit ng slave. Leap out para kay Eman pero nandun si OM at yun na naman. The KDA Machine! Fight na makuha sila dito. Saving his allies. Pero naimpyerna ang Reyna! Huli si Light! Kinagat din ni Wise! Si Light ang naging sacrifice! What a Numenon Blast and Blacklist International! Ang ginawa lang nila dito buong game is pinarusahan nila yung Franco pick na ginawa ng RSG Philippines. Kung gusto mo ng range battle at kung gusto mo na makahuka bago ka mag-engage, hindi namin bibigay yung opportunity na yon.
inube na ng Blacklist International. Sa nakikita nyo yun, yung third turtle, sobrang dali nila nakuha at napwersa nila si Demon Cat afterwards. Grabe. Ganda rin yung pagsugod nila doon na Haji committing his ultimate para mapwersa si Emma na mag-sprint or maging out of position at may kill intent. Pasalamat dito si Emma. Nandoon si Light and Light saving the day once again. Eventually, naparusahan si Light but the fact na nabuhay niya si Eman doon, yeah. RSG are really looking for scraps sa ngayon. So, nitinitake pa rin na good trade, kumbaga, ng onte. Actually, wala silang na-trade. Wala silang trade. Pero, good thing pa rin. At ayun na nga, lumabas na yung altar! Sumubok na lang dito. Ang ganda na pwesto ni AG this time. At walang makuha ang RSG. Demon Guide, bumalik ang buhay. Practice lang. Nag-practice lang muna. Possible opening for the side of RSG. Nagamit na yung mga ultimates dito na side ng Blacklist. Pero meron din silang nawalang ultimate gamit yung Cult Altar. Oh, wow. Grabe si Haji sa laban na to, though. Yung mga setups. Hindi nagtitipid sa ulti. Cash in talaga. Kung cash in eh. Wala nang installment. Bayad na agad. Kung titignan mo naman yung level niya against Aqua, level 11 na mahigit si Haji habang si Aqua naman hinahabol pa rin yung kanyang level 9. And dahil yan sa pagiging aggressive na dito nila Oh My Venus at ni Wise. Susubukan nalang si Aqua. Stampede out para kay Aqua. Nandun pa rin si Ohem. Ube time na nga talaga. Si Natsa inabol na naman. Walang gagawin lang ang Blacklist kundi re-respetuhin nila ang pagback ng RSG. Kailangan mahuli dito ng side ng RSG, possible si Wise sa loob ng tore para kahit papano ay may onting alalay sila sa pag-takedown sa kanya. Wala pang damage output dito ang side ng RSG. Naamoy ng Reyna. Sa kanya, pero Oh My Venus. Naamoy ng Reyna. Gawin niya talaga ito. Titignan niya muna lahat ng brush bago mag-take ng objective ang side ng Blacklist International. And that's something na hindi nawawala. Or hindi nakakalimutan gawin ng isang Reyna. Masyadong maganda ang Lord Dance ng Blacklist. Hindi nga naging sayaw, naging solo performance na lang mula sa Blacklist International. The concert. Dahil level 13 na rin si Wise noong time na yun at kaka-11 pa lang ni Demon Kite or kaka-12 pa lang, I mean. Tama si Wolpe. Kuha na lang muna dito ng mga ukay ang RSG. Dahil alam ng Blacklist yung strength nila. Alam nila na kaya nilang gumo at hindi nila titigilan ng task force. The same situation as last time na nag-meet. Nag-adjust ngayon yung Blacklist International na lineup. Can RSG take this back though? Kasi yung ganitong lineup ay tama si Butters, pinarusahan lang yung Franco. Bihira mo to makita kay Light na yung Franco niya ay hindi nagiging ganun ka-explosive. Wala kasi silang pang vision. Yung Franco, dati kasi pwede mo pa, dahil dun sa mga nerfs sa kanya, dati kaya mo pa mag-vision dahil malaki pa yung region mo. Sa ngayon, hindi ka pwede. Kailangan ikaw yung talagang parang naghahanap ng pitas. Oo. Oh, May Venus nakapwesto siya. Pwede siyang pumihit ng Numinan Blast dito. Meron siyang flicker. Pero sabi ni Light, tingin ko may tao dito. Mabato ako ng Iron Hook. Susubukan nila si Nats. Ayun na naman. Cash in para kay Haji. Haji! Walang makukuha. Grabe, pari. Walang tipid-tipid. Commit. Alam mo, it's just Blacklist International returning the favor. Ganito din yung naging complexion nung game number 1 natin sa seryeng ito. And possible na ito na yung sinusubukan na ng Blacklist na tapusin itong larong ito. Tatandaan na kapag nanalo ang Blacklist International dito, we are going to head sa isang game number 3. And for them, importante yung isang puntos na yon para ma-secure na nila yung kanilang upper bracket slot sa playoffs. At nandito din yung RSG kasi gusto nilang pigilan ng Blacklist International to get that upper bracket. Kung papansinin mo ay laging nagiging 50-50 ang laro kapag may Franco. At ayun na, finally nahook ang Dinosaur. Pero nandun naman si Aji. Bait lang ba to? Kalahati ang buhay ni Dino Wise. Meanwhile, yun si Emma na binabanatan. Emma with the crossbow pero hindi na kailangan. Ratatatatatatat! Malang Vegeta! Natira mula kay Ohem! Kung nasinko ka bote kami kanina, kayo din! Lima ang nawala! At sumisigaw ng silang lahat ng tapusin. And double ba para sa Blacklist International? Dito si Aqua, may Ghostbusters yan. Ghostbusters! Di ata kaya. Nastan ni Oh My Venus! Nastan ni Oh My Venus! At doon na nga natapos na impyerna ang Reyna at binawi nila. We're going to game number 3! And Blacklist International punched their ticket